maraming Filipino breadwinner ang handang magsakripisyo para sa kanilang pamilya. Masarap sa pakiramdam ang tumulong at makitang masaya ang ating mga magulang at kapatid. Subalit, may mga pagkakataon kung saan naaabuso na ito. Yung tipong lahat na lamang ng gastusin at problema ay iniasa na sa breadwinner na parabang responsibilidad niya na ang lahat ng iyon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Nagluluto si Jello ng bahagyang nagulat sa biglang pagtunog ng kanyang cellphone. Hininaan niya muna ang apoy ng kanyang nilulutong ulam, saka nagdesisyong abutin ang maingay na cellphone. Malalim siyang napabuntong hininga nang mabasa kung sino ang tumatawag sa kanya. "Hello Jenny, bakit?" Kausap niya sa kapatid. Lima silang magkakapatid. Si Jello ang pangalawa. Si Kuya Hector ang panganay, si Jenny ang pangatlo, si Harold ang pang-apat at ang bunso naman ay si Herbert. Hindi pa man sinasabi ni Jenny ang sadya ay alam na niya kung saan papunta ang usapan nilang magkapatid. Pakiramdam ni Jello ay biglang bumigat ang sentido niya na parang nahahapo siya. "Ate, hindi ka na naman daw magpapadala ngayon? Paano kami kakain dito kung hindi ka na naman magpapadala? Bauna kami sa utang dahil ilang buwan ka nang hindi nagpapadala eh. Nag-asawa ka lang, naging madamot ka na." Anito. Hindi man niya nakikita ang mukha ni Jenny ay alam ni Jello na humahaba ang nguso nito habang nagsasalita at naiinis ang mukha. Halos silang lahat na magkakapatid ay may asawa na. Maliban nga lang kay Herbert na batang-bata pa. Naunang nag-asawa si Kuya Hector bilang ito naman ang panganay. Mula nang mag-asawa ito'y tatlong beses lang yata itong nakapagbigay sa mga magulang nila at mas inuna na ang sariling pamilya. Sumunod si Jenny at Harold. Si Jenny ay nasa bahay lang. Ang asawa naman ito'y kapag walang project ang engineer ay wala ring trabaho. Kaya talagang kulang ang kinikita ng mag-asawa nito sa tatlo pa nilang anak. Si Harold naman ay maliit lang ang sinasahod. Panay pa ang anak ng asawa. Kaya lahat ay nakaasa sa mga magulang nila na sa kanya rin umaasa. Nag-abroad si Jello noon. Umuwi ng walang ipon. Ang dalay tanging sahod niya lang noong huling buwan. Lahat ng pera niya ipinapadala niya sa pamilya. Dahil parang hinihiwa ng kutsilyo ang puso niya kapag sinasabi ng mga ito na wala na silang makain at magdidildil na lamang sa asin. Dumating ang panahon na napagod na si Jello magtrabaho sa ibang bansa. Kaya naman napagdesisyon niya na dito na lang mamirmihan sa Pilipinas. Ganoon din naman, malaki nga ang sahod niya. Ni Kusing ay wala rin naman siyang naiipon. Hanggang sa nakilala niya ang kanyang napangasawa. Ikinasal sila gamit ang sarili nilang pera at ngayon ay buntis na siya. Nagtatrabaho pa rin naman siya kahit buntis kaya may sinasahod pa rin kahit papaano. Ang dahilan kaya nakiusap siyang hindi na muna makakapagpadala dahil kinakailangan niyang paghandaan ng panganganak. "Jenny, naipaliwanag ko na kay mama ang dahilan kung bakit hindi na muna ako makakapagpadala." Mahinahong wika ni Jello. "Ang sabihin mo ate, mula nung nakapag-asawa kay naging madamot ka na. Dapat kasi kung maghahanap man tayo ng lalaki, ay yung hindi tayo tuturuang maging madamot sa pamilya natin. Sana makatulog kayong mag-asawa habang iniisip na hindi nakakakain sina mama at papa." Ani Jenny may himig pang pangungonsensya. "Jenny, sumusobra na yung bibig mo tila nawawalan ka na ng respeto sa akin." Hindi na napigilan ni Jello ang pagtaas ng boses. "Dapat sinabi mo yan sa sarili mo, hindi sa akin. Napakawalang utang na loob mo naman para manumbat gayong mas marami akong dapat na isumbat sa'yo, sa inyo ni Harold." Inis na dugtong pa niya. Nang hindi sumagot ang kabilang linya'y nagpatuloy si Jello sa pagsasalita. Hindi niya gustong magkwenta at manumbat ngunit talagang sinusubok siya ng sariling pamilya. "Pinag-aral kita, pati si Harold. Nang mabalitaan kong kailangan yung magsitigil dahil ikaw na buntis at si Harold naman ay nakabuntis, gumuho ang lahat ng pangarap ko para sa inyo. Pero may narinig ba kayong panunumbat sa akin? Wala, di ba?
walang kwenta ang lalaking minahal mo. Imbes na buhayin kayo, ang nangyari, dumagdag kayo sa pakakainin ko. May narinig ba kayo sa akin? Pinasan ko kayo ng ilang taon. May narinig ba kayong reklamo? Wala, di ba? Gigil na gigil niyang litanya. Lahat ng inipon niyang sama ng loob ay kusang nagsilabasan. Ngayon lang ako nakiusap na kung pwede ba'y isipin ko na muna ang sarili ko kasi malapit na akong manganak at hanggang ngayon ay wala pa rin akong naiipong pera dahil panay ang suporta ko sa inyo. Tapos ganyan pang maririnig ko na para bang wala na akong ginawang tama sa inyo? Naluluhang sabi ni Jello. Ate, malaki ka na, Jenny. Marami ka na ngang anak at siguro naman ay kaya mo na silang iwanan. Ang maipapayo ko sa iyo ay magtrabaho ka na para alam mo ang pakiramdam ng kumakayod. Para alam mo kung gaano kahirap ang kumita ng pera. Magsimula na kayong kumayod sa sarili ninyo dahil simula sa araw na to, wala nang Jello ang papasan sa inyo. Oo, madamot na ako ngayon. Naging madamot ako dahil abusado kayo. Inis niyang wika saka gigil na ibinaba ang tawag ng kapatid. Ipinagpatuloy ni Jello ang pag-iyak. Sobrang sama ng loob niya sa sinabi ni Jenny. Alam ng Diyos na wala siyang ibang inisip kung hindi ang kanyang pamilya. Mas inuuna pa nga niya ang mga ito kaysa sa sarili niya. Isa bang malaking kasalanan kung sa ngayon ay isipin naman niya ang sarili niya, pati na ang pamilyang kanyang binubuo. Magbibigay pa rin siya ng suporta pero hindi na para sa mga kapatid niyang batugan. Hindi na kasing laki noon dahil ang prioridad niya na lamang ay ang mama at papa niya, pati na ang bunsong kapatid na si Herbert. May mga kanya-kanya na silang pamilya. Siguro naman ay sapat na ang mga naitulong niya noon. Ngayon ay magkakanya-kanya na sila. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.